last week. Ngayong linggo sa Aha Monster World, pupunta naman tayo sa North America kasama si Paul Salas. Good morning, mga ka-aha! Naku, handa na ba kayong matakot at mamangha sa isa na namang original spooky story na hango sa pinaniniwalaang monster sa ibang bansa? Ngayong araw, sa bansang Puerto Rico magaganap ang ating kwento. Dahil doon, pinaniniwalaang nakikita ang halimaw na Chupacabra. Chupacabra. May isang bayan sa Puerto Rico na kakaunti na lang ang naninirahan. Mayroon doon mag-amang Filipino na halos hindi na lumalabas ng bahay nila. Delikado sa labas! Mas ligtas tayo sa loob! Tay, ba't na ako nang pasahaw na itong mga alaga nating kambing? Nandito naman sila sa loob ng bahay, ah. Araw-araw, abala ang kanyang tatay na parang palaging may kinukumpuni. Kaya naman, inip na si Adolfo dahil wala siyang makalaro o makausap man lang. Isang araw, sa kabila ng mahigpit na pagbabawal ng tatay niya na huwag lumabas, pumuslit pa rin si Adolfo. Sandali lang naman ako sa gubat. Maghahanap lang ako ng salagubang para may malaro ako. Pagdating niya sa gubat. Sino yan? Imbis na insekto, isang malaki at payat na aso ang kanyang nakita. Pero, hindi natakot si Adolfo. Mabilis niyang napaamo ang aso dahil na rin siguro sa kasabikan niya sa isang kalaro. Naghabulan sila sa kagubatan. At sa sobrang saya, hindi na namalayan ni Adolfo ang oras. Naku! Lagot ako kay tatay. Laro ulit tayo bukas, ha? Chuchu! Sige, Chuchu na lang ang tatawag ko sa'yo at dadalhan kita ng pagkain bukas. Pangako! Masaya at nakangiting umuwi si Adolfo. Pero, napalitan ito ng takot na makita niyang tatay niya nag-aabang na sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang lalabas at delikado. Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Sorry po, tay. Pero bakit po ba bawal akong lumabas? Wala po tayong kapitbahay. Wala akong makalaro. Bakit po ba lagi niyong sinasabi na delikado sa labas? Bata ka pa lang noon. Masaya at maraming tao sa bayan natin noon. Nagkalat ang mga hayop sa bukid at bakuran. Hanggang isang araw, nagising na lang kami na ang alagang kambing ng lolo mo, patay na. May kagat sa leeg at tuyot ang buong katawan na parang sinipsip ang dugo. Gabi-gabi umaatake at pumapatay ang mabangis na halimaw. Ang tawag nila, Chupacabra. Nang maubos nito ang lahat ng mga alagang hayop, unti-unti nag-alisan na rin ang mga tao rito. Pero tayo, wala tayong ibang pupuntahan. Kaya araw-araw gumagawa ako ng mga patibong para mahuli na ang halimaw. Isang gabi, habang tulog ang mag-ama, isang malakas na kalabog ang gumising sa kanila. Baka nakapasok ang Chupacabra! Sa gitna ng dilim, tumambad sa kanila ang tila ba malaki at payat na aso. Para bang namumula ang mga mata nito. Ang Chupacabra! Ang halimaw! Ito na nga kaya ang halimaw ng Chupacabra? Si Chupacabra ay urban legend at napaka-contemporary lang. So imagine, 1995 lang siya. Meaning from the word itself is what? Goat sucker. Nabanggit natin si Ozzy Osbourne, flesh eater. Ito naman, mahilig naman siyang manipsip ng dugo. Sinisipsip niya ang dugo ng mga livestock. Kadalas, more often than not, it's the sheep and the goat. Ipinuka nito ang malaking bibig na puno ng pangil
at ang likod naman ito ay tila may mga tuso. Sinira nito ang isang puluhan ng kambing. Su! Chuchu, hindi po alimaw yan, Tay! Nagulat ang ama nang makita tila biglang naging maamo ang aso at akmang lalapit pa ito sa anak niya. Baril ko! Huwag po, Tay! At biglang kumaripas na palabas ng bahay ang malaki at payat na aso. Mula noon, hindi na muling nakita ng mag-ama ang malaki at payat na aso. Para kay Adolfo, ang asong yun ang maamo niyang kaibigan. Pero para sa tatay niya, yun ang halimaw na tinatawag na Chupacabra. Ano sa palagay niyo? Chupacabra. Kung isang hype lang ito na napagkakamalang halimaw, gaya na palagi nating paalala sa AHA, huwag natin silang sasaktan.